nandito tayo sa bus stop. We're going to Chico Balas or sa Botanic Garden, mga auntie. So, we're waiting for our bus. So, ayan, tirik na tirik yung araw. Nandito na yung bus natin, mga auntie. So, ayan, sasakay na tayo at nandito tayo sa taas kasi yung nasakyan natin is double-decker bus. So, ayan. So, yung area pala namin or your condo kung nasan kami, malapit lang siya sa bus station kaya madali lang siya, very accessible. So, andito na tayo sa Botanic Garden, mga auntie. Ayan, so, MRT station pala yan siya, mga auntie. Sa nakikita nyo, yan yung MRT station at papasok na tayo, mga auntie. So, ang gaganda ng mga bulaklak dito, mga auntie, at talagang fresh na fresh, green na green. So, sa Pilipinas, mga ante, may mga fruits sila dito or may mga tanim sila dito na pwede naman siyang kainin. Pero, dito kasi sa Botanic Garden, hindi siya pwedeng kunin, bawal kang kumuha. Kasi talagang pinapa, preserve ang tawag nun, ayan siya. So, iba't ibang klase ng mga tanim nila, may klase-klase ding mga pangalan, mga ante. Yay! Hi! So, we're here in Botanic Garden. Ayan. So, mga auntie, dito sa Botanic Garden, mga auntie, pwede kayo mag-picnic dito. Ayan sa nakikita nyo, may nag-e-exercise dito, may nag-yoga. So, dati, mga auntie, yung lake na yan is daming tubig niyan. Punong-puno yung tubig. Tapos, may mga swan dyan. Tapos, may malalaking isda, may mga turtles. Pero ngayon, ewan ko lang bakit wala na siyang tubig. Sa nakikita nyo, nagda-dry na siya. Baka purposely na pinapadry nila to, mga auntie, kasi dati dyan talagang puno yung tubig, maraming tubig na green lang siya, ganun. So guys, so mga auntie, andito tayo sa Botanic Garden. So early in the morning walking, so exercise na din, so pupunta kami ng alaga ko sa Jacob Balas. So pag morning dito sa Botanic Garden, madaming nag-e-exercise, madaming nagra-run, so ganun. So punta tayo ng Chico Balas. So we're here in Chico Balas ready, mga anti, children's garden. So mga bata pumupunta talaga dito, mga anti, kasi may magandang playground dun sa loob, tapos marami silang matutunan in terms of the plants. May trees, madaming tanim, tapos yung mga turtles, mga fish. At tapos marami silang makikita at saka different kinds of flower din. Tapos basta ang dami matutunan ng mga bata dito, mga auntie. At ang ganda, tapos safe din naman siya. One thing lang, mga auntie, pag pumupunta kayo dito, kailangan magdala kayo ng mosquito repellent or mosquito patch kasi ang daming lamok, mga auntie. Nakikita nyo naman ang daming tanim, ang daming mga puno, tapos may mga tubig din, kaya madami din siyang lamok, kaya be prepared na lang na magdala kayo ng mosquito repellent tapos mosquito patch. At dito din may, mga auntie, may canteen din siya, tapos may toilet din dyan, may refill tubig din dyan, tapos may mabibili naman din kayo ng mga water dyan sa gilid, drinks. Ayan, ito na yung entrance ng Chico Balas, mga auntie. Ang linis niya, mga auntie. So, yes, of course, dyan tayo dadaan, mga ante. Papasok na tayo. And may mga aunties dyan na nag-check. Ayan, may nakita kong puno dito, mga ante. Hindi ko alam kung anong fruits to. Ayan, oh. Parang fruit siya na, parang melon. Pero hindi yan siya melon, mga ante, for sure. Hindi ko lang alam kung anong prutas to. Na-imber na ako saglit. Hindi ko alam kung anong prutas, mga ante. So, sa atin sa Pinas, mga ante, saging-saging ang tawag dyan, di ba? Yung tanim na yan. So, ito din, meron din silang area na may sands din doon. Pwede maglore yung mga bata. Tapos, ito yung parang may water dyan siya dati. Ngayon, wala na.
So ang dami talagang bulaklak na nakikita nyo na sa atin, parang sa Pinas, sa Bisaya, sagbot lang, pero dito bulaklak siya. Ayan o, kagaya nito sa Pinas sa amin, sa Bisaya, sagbot lang to, pero dito bulaklak siya, flower display siya mga auntie. Super ganda niya at ang linis din mga auntie. At may mga maintenance din dito na naglilinis. Ayan, so yung mga bata dito pag pumupunta, safe talaga, tumatakbo sila kahit saan. Tapos may mga pwede naman silang laruin, yung sands, naglalaro sila dyan. Tapos may tubig mas, tapos may toilet din naman siya mga auntie. Tapos every flower nila dyan mga auntie, nilalagyan nila ng pangalan. May mga different kinds of pangalan talaga yung mga iba't ibang flowers dito mga auntie. So pagpupunta kayo dito, every morning sarap maglakad-lakad kasi hindi masyadong mainit, tapos fresh yung hangin and green na green talaga mga auntie. So yan yung purpose pagpupunta kayo dito. Pwede din kayo mag-picnic doon sa nadaanan natin sa Botanic Garden na malawak yung ground. Pwede kayong mag-picnic doon. Ayan, so dyan banda mga auntie, may paakit pa din dyan siya na may tulay. Tapos ito yung mini hanging bridge nila, so parang ano lang yan, yung mini hanging bridge na pang bata mga auntie. So ayan siya. So dadaan tayo dito kasi gustong-gusto ng alaga ko dyan. So dadaan tayo dito sa hanging bridge mga auntie. Ayan, hanging bridge yan siya. Maliit na hanging bridge. Ayan. At pupunta tayo doon mga auntie. Oh, naririnig nyo ba yun? May maliit na man-made waterfalls dito. So punta tayo doon sa waterfalls. So ayan, andito na tayo sa playground ng mga bata mga auntie. So may dalawang malalaking slides dyan. So tapos may sands dyan, tapos akyat sila dyan sa taas. So malinis dito mga auntie, tapos safe ang mga bata kasi nga malayo sa highway. So ayan, thank you for watching. Bye-bye!